Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is March 22, 2022, mga kaibigan. Shout out sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop at sa pamamagitan po ni Wonderfully Made ay makaka-order kayo ng mga gantong kagagandang mga pangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay, mga kaibigan. Nagtumatanggap din siya ng pang-weddings, pang-baptisms, anniversaries, etc. etc. Ayun, mga ganda, oh. Galing. Nakakatuwa. Corporate events, ganyan. Tumatanggap din siya niyan. So, kung gusto niyo po magbigay ng ganitong klase mga pangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay, kontakin niyo po siya sa Instagram. Okay, sa Instagram po, @wonderfullymade.ph. Meron din po siyang Facebook account, @wonderfullymade.ph po, ang pangalan. Ayan. So, pwede na kayong order nito, mga kaibigan, ng t-shirt ng BBM Sara Uni Team Shirt hanggang first week of April na lang. So, konting panahon na lang, mga kaibigan, magbebenta ng t-shirt. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button po tayo dyan sa baba. Also, huwag nyo po kalimutan pa i-click yung notification bell para malaman nyo po kung meron tayong mga bagong uploads or bagong naka-schedule na live streams, etc. etc. Also, huwag nyo rin po kalimutan pa i-click yung like and share dito po sa Facebook at sa YouTube. Pa-share po yung ating mga what do you call this mga replays dahil napakalaking tulong po niya, no? Dahil kailangan po nating tumagal sa YouTube. At kung gusto niyo po akong tumagal sa YouTube, mga kaibigan, pa-share po yung ating mga videos. Okay, let's do this. Let's unpack all of these things sa pag-uusapan po natin ngayon. For some weird reason. Hindi ko naiintindihan kung paano nabenta ang Divisoria, mga kaibigan. Nabenta na siya eh. 1.4 billion. Tama ba yun? Pagkakabasa ko. 1.4 billion, mga kaibigan, ang benta sa Divisoria. Yung TV. 1.4 billion. That's on top of the 10 billion na unang inutang tsaka 15 billion na inutang din. Akala ko ba? Baka yun yung ipang babayad sa utang. 1.5. Bilis kilos, bilis benta. Nabenta na nga siya. Serious. Hindi to joke. Nabenta na ang Divisoria. 1.4, 1.5 billion. Pag-usapan natin, mga, kasi ihahabla ngayon si Isko. Ihahabla siya ngayon ng mga tagi-Divisoria. Ito yung balita pa. Ito ko sa inyo. Manila Mayor Isko Moreno kakasuhan ng vendors sa Divisoria. Bakit ganun? Ay, teka, wala pa yung chatroom natin. Wait. Lalagay ko muna yung chatroom. Ay, nako. Ang weird talaga, mga kaibigan. Hindi ko, Diyos ko, at tagal-tagal ko ng buhay sa mundo. Ngayon pa nangyari yan? Ngayon pa nangyari? Nagkabentahan ng Divisoria? Oh my God! Okay, ito, basahin natin. Ayun, March 22, 2022. Ano sabi? Kakasuhan ng Divisoria Public Market Credit Cooperative si Manila Mayor Isko Moreno at iba pang tauhan ng Manila City Hall dahil sa ginawa nitong pagbebenta sa Divisoria Mall. See? Legit, mga kaibigan, nabenta ang Divisoria. Nabenta ang Divisoria, mga kaibigan. Saka na, anong nangyari? paano nangyari yun? Out of the blue? Di ba nakagulat? Nakagulat to eh. Paano na yung mga murang Chinese goods? Mawawala na sila sa Divisoria. Ay, nako. Ayon kay Emmanuel Lopez, chairman ng nasabing samahan, isasampa nila ang kaso sa ombudsman. Aniya, hindi sila kinonsulta sa nasabing bentahan at nabulaga na lang sila na pinapaalis na sila sa kanilang pwesto. Dagdag pa ni Lopez, sumulat na sila sa Senado para magsagawa ng hearing hinggil sa kanilang hinaing, subalit hindi naman ito naaksyonan. Pagkaalam ko, mga kaibigan, pagkaalam ko lang naman,
ang may-ari talaga ng Divisoria ay itong kooperatiba. Yan. Kaya nga sila kooperatiba. Ibig sabihin, ang ibig sabihin public siya. At ang may-ari ng lugar ay yung cooperative. Yung mga tenants, sila yung may-ari. So hindi natin alam kung paano nabenta to. Pakinggan natin yung balita. Asa na ba yung balita? Wait lang. Kunin natin yung balita. Hindi ko na ilagay sa aking mga slides. Wait lang. Asa na yun? Ito. Nakakagulat, di ba? Nakakagulat talaga. Pakinggan natin yung balita. Kasi syempre mas malino kasi pag ganun. Pag narinig natin yung balita mismo. Pero ikinagulat ko talaga to. As in, kasi dobat yung Bluetooth ko kaya so, but anyway, pakinggan natin to. This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Para pag-usapan natin, may mga maiinit na usapin dyan pala ha, sa may Divisoria na ibibenta ata o nabenta na ba? Ito, tanungin natin anong update dyan mula kay Attorney Alex. Good morning po, si Jade Ito at si Mike Abe sa usaping bahay. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Mr. Jade. Magandang umaga, Mr. Mike. Magandang umaga po mga tagapaginig ng SMNI. Magandang umaga at mabuhay Pilipinas. Ayun. Okay. Attorney, thank you at sa oras. Alam kong busy po kayo. Pero ano ba itong mga property binibenta ro dyan sa Maynila? Bakit ba binibenta? Ay, government property yan. Ano bang dahilan at so public property nga. Bakit nabibenta yung mga property ito? Nakakalungkot nga po at pinagbebenta ang napakaraming city property. Ngayon lang naman natin nalalaman to, nakakalungkot po. At walang notice do sa mga vendors, no? Actually, they approached me last month. Ayoko naman magkakulay politika to. So, at first, ipinapag-aralan ko lang ho that because of the my schedule on consultation, ay hindi ko masyadong napag-ukulan ng pansin. Pero ngayon po, na nandiyan ang press release, hawak ko ngayon yung dalawang ordinansa, natingin ko maliwanag na maliwanag. At least there are defects. There are defects in what they've done. Apparently, but I have to study this more thoroughly, no? Apparently that the timing is very unusual and very fast po. Ang bilis po. Pangalawa, by November 11, 2020, railroaded ba? Inumpisahan nila to March 12, declaring a state of calamity. By August 10 po, eh meron na silang resolution to sell. Pagdating ng October, may authority na si Mayor to sign a contract. Pagdating ng October 16, may deed of sale na po. So I'm looking for all the documents po now. But I have two documents po. The two resolutions signed by Vice Mayor Hani Lacuna. One is the... Ito po, nakapirma si Vice Mayor Hani Lacuna. Kung saan po, eh binibigyan ng otoridad na ibenta ang, alam nyo naman o, baka, alam nyo naman, magkakaling niya magbaligtad ng kwento, sasabihin na naman fake news, sasabihin naman politically. kayo, naging biktima dyan sa, pagka nagsasabi tayo ng totoo, ang depensa ng mga troll nila, fake news. Kaya kailangan maingat po tayo. So, alam natin yan. Hawak ko ngayon maliwanag na dalawang dokumento at maliwanag po rito na there was no notice on the vendors. Isipin nyo, more than 50 years na po ang nagbebenta ang mga vendors dyan, tatay pa nila, nanay nila. Maliliit na tao yan na ayan lang inaasahan ng kabuhayan. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi nakakabayad sa oras. Siyempre, pandemya, paano makakabayad sa oras? Pwede bang gawing, maliliit na tao po ito?
pwede bang gawin dahilan yun? Tapos sasabihin nila kumuha ng permit, tapos ililipat nila sa retail market. Eh paano naman yun ang mga nagbebenta sa retail market? Ibig sabihin, sisirain na rin nila, gigibain na rin nila yung retail market. Tapos nag-defer sila ng payment of permits, tapos hihinga nila ng permit tong mga to. Nag-declare si Isko ng amnesty ng permit. Tapos, ang maliwanag po, ay maliwanag na panluloko yung ginagawa nila. Nung sinagot nila, inotice daw ang mga vendors, sinulatan daw sila ni Pistina. Anong klaseng notice po yun? Eh pag si Pistina na sumulat sa kanila, ibig sabihin, faith accompli na. Tapos na transaksyon, may notice ba na ganun? Tapos na. Anong klaseng notice yun? Dapat po, sa resolution po, transparent tayo. Ayun po, anak, kita kong pinaka-glaring mistake dito na may sinumpaan sa lansaya ang mga vendor na hindi sila kinonsulta. Pwede ba yun? 50 years, 60 years ka na nagbebenta dyan. Nanay mo pa, tatay mo pa, hindi ka man nasasabihan, uy, ibebenta na namin yung palengke nyo, ha? Biglang nabenta na lang yung palengke. Hindi ho ba, yun pa lang ho, ayun ang maliwanag na maliwanag sa akin na napakamali ho. Okay. Ayun, yung presyo pa, eto na, andito. Eh, pinag-aaralan ko, yun lang hong 1.4 billion po na benta po ay on its face. 1.4 billion. Limang palapag po yan. So, I have to be responsible, no, as a lawyer. I will have an assessment on independent appraisal of the property, and I'm almost certain that it is not the right value. Kasi ang binenta ko 8,000 square meters, kung 1.4 billion 446 million po ang kabuuan nito, sa lupa pa lang po is less than 180,000 per square. Alam niyo naman ang lupa dyan. Lupa pa lang, ha? Ibig sabihin, bigay na ng libre yung building. Eh, doon pa lang, nakikita niyo, maline. Eh, pero I will have to be more responsible before I make certain accusations. I will have to have this appraised independently. So, nandiyan pa, siguro bukas na bukas, punong-puno ho kasi ako ngayon ng house to house. Consultation with. We're consulting the public on our run. Nagtatanong po tayo, mga barabarangay, bawal pa naman kumampanya sa local, kinakampa on my consultation, pwede naman kumampanya for our president and our vice president. So kinakampanya ko na ho si ang ating presidente at vice president. So umiikot po kami to campaign for our president and vice president. Okay. Consult the people. But in the meantime po, eh definitely, the procedure was napakabilis po at mali ang proseso po. Hindi, at least they should have consulted the stakeholders. Yan po ang kawalan ng problema ngayon. Ito po, pinakita ko naman sa inyo, Resolution 180, selling the Divisoria market without the people. Pwede ba yun magbebenta mo yung ano ng umuupa sa'yo ng 60 taon, hindi mo malasasabihin, pare, pasensya ka na, malis ka na. Okay. Hindi Pero ganito, yes, Atty. Masingit po ako, ba ang tanong dito, bakit ibinenta? Bakit ibibenta ang public market? Yan ang importanteng tanong kasi public market nga ito, eh. Bakit nga binenta? Na, alam natin talagang dyan ang hanap buhay ng mga tao. Bakit hindi kailangan gawin yun? Yung basement ho, public market po, yung four floors up po is a solution po yan. Isang napakalaking problema po yan. Mawawalan tayo ng public market for a while. Ngayon, sabi nila, ewan ko, may 30, 40, 50 story building daw na itatayo dyan. Ewan natin kung may public market po. Alam niya naman, magagaling sa palusot niya mga yan. Sasabi nila, maglalagay naman kami public market sa ilalim niya. Hindi naman mawawala yan. Pero hindi na siya public market. Huwag nila paglulukoy ng taong bayan kasi private market na yan. Binenta na eh. Yes. Ayun. Magiging private market na ho yan kasi nauubos na ang ating public markets and
Alam nyo, panahon ni Mel Lopez, bili kami ng bilin ng lupa para maipamahagi sa mga land, informal settlers. Para katulad yan, ay nalulungkot ako, nabalitaan ko, yung government to government swap ng tatay ko sa PNB because PNB at that time was a government building sa eskolta, ay naibenta na rin daw. So, grabe, pina-fire sale na nila ang City of Manila. And ito, with the timeline, you will see that these are ang bilis. From August 10, meron ng from the resolution of August 10, may resolution of sale okay. na. October 16. Yes, attorney. May tanong ko lang. Itong sinasabi mo, ang halaga ng property, 8,000 square meter, pero ibinenta ng 1.4 billion. Tama ba? This is one of the most prime properties owned by the city. Yes, yes. Oo nga. The most prime. So ngayon, yung itong pera, yung pinagbinentahan, saan ngayon po? Nasaan ngayon yung perang kinita dyan o pinagbintahan correct. Ng public market? Kasi kung ibinenta sa private sector, so private sector ang magde-develop dyan, hindi gobyerno. Nasaan right. saan ginamit yung pinagbintahan? Ayun ho, ang itanong nyo sa aking katunggali kay Hani Lacuna, dapat sagutin yan. Kasi nagtatago siya at pinasasagot nila kung sino-sino. Dapat po, siya nakapirma rito, siya sumagot nito. Siya siya nasa ordinansa, huwag siya magtago sa mukha ng ibang tao. Hmm. Kailangan panindigan niya yung pinagagawa niya. Yan ang problema nila eh. Magaling sila mag-makeup, derma kasi, pero hindi nila kayang panindigan yung pinagagawa nila. Hindi nila kayang humarap sa tanong ng taong bayan. Oh, kasi alam mo, kaya ko tinatanong yan, dahil kahit saan lugar, basta government property, pag ibinenta mo, may perang papasok sa gobyerno. At dapat alam mo kung saan mo gagamitin yung perang yon. Hindi pa pwedeng nagbenta tapos hindi na natin alam kung nasaan ang pinagbenta. So may karapatan lang sa may ang Maynila. May sa resolution po nakalagay dito senior citizen pero hindi naman eh kasi may appropriation na ho yan senior yes, citizen. Nagagaan na yun. Time immemorial pa ho yung 500 okay. na yan. Tawag nila ay ewan ko nga alam niyo ko kasi nakakalungkot po. From the time of Mahoma hanggang era po ang council po natin ay may majority, may minority. Talagang city council po, may proper checks and balance. Yan naman pinaglaban ng tatay ko po sa Parliamentary Bill 1 at saka Parliamentary Bill 2. Magkaroon lang ng checks and balance, pero ngayon lang nagkaroon. Magmula ng panahon ni Mahoma hanggang era, nagkaisa ang city council at ito nga ang mga resulta po. So, hindi naman dapat mangyari to. Ngayon, I will look into definitely the procedure was wrong. So, we can already file nullification of the contract because the proper procedures were not followed. Ngayon, if they will push this, I don't mind pushing this to its logical conclusion, which alam naman ang taong bayan kung ano nangyari dito. So I just have to be, as a lawyer, right. I just have to be responsible and I have to get all the data straight. Right now, it's very clear to me, I have two resolutions. Resolution 1 and resolution 180, declaring the sale. I'm getting more documents now and as far as I'm concerned, I don't salamat, think I will Sir, get the right documents immediately, but I will, nakakatuwa pa po, marami sa City Hall, biglang nagsusulputan na lang itong dokumento sa harap ko. Kaya lang, alam ko naman, as a lawyer, I want to have this certified true copies po. May sa zero. Pero okay. Pero ganito, attorney, masingit lang po ako, attorney. Kung sinasabi nyo, kasi si Lacuna, vice mayor. So sila yung isa yung presiding officer ng city council. Pero simple, ang implementation nitong resolution ay ang office of the mayor. Ganyan yan eh. So, dapat dito ang Office of the Mayor magpaliwanag din. Yung Office of the Mayor, Vice Mayor's Office, at saka City Council. Kasi sila yung nag-approve nitong pagbebenta ng public market na ito. Hindi ba, Atorne? Opo. Pero once I get the documents, I will off the contract. I will comment on this. But up to now, derma pala. Ang galing mong baliktad niya mga yan. Fake news na naman tayo. Kaya hawak ko rito, maliwanag, resolution 180,
tsaka 171. Okay. Na maliwanag. Hindi naman may didinay nila yan. Oo nga. Dalawang maliwanag po dito. Unang-una ay inapura nila ang paggawa ho nito nang wala. At number two, hindi po kinonsulta yung mga dapat konsultahin. Being a public market, being a public edifice, being a public property, dapat malaman ng taong bayan ano ba nangyari dito. Gusto ko nga malaman ako, kanila dyaryo pinablish to eh. Bakit biglang, parang yung 15 billion ba, kung wala si Alex Lopez, malalaman ba ng taong bayan yung 15 billion? Ito ngayon, buti na lang. Alam niyo, may hirap po itong mga vendor na to. Parang maglakas ng loob po sila na tumayo sa isang napakalaking tao na presidential candidate at vice mayor ng Manila. It takes so much from them. I hope you understand what it takes. And I think my moral responsibility to stand up for the people who are oppressed. Tindi! Tindi mo! Kais ko! Tindi mo, guys ko. Tindi. Ang tindi mo. Imagine, wala nang divisory. Pero on a serious note, mga kaibigan, paano nga naman yung mga tindero-tindera doon? Paano yung mga tindero-tindera doon? Wala naman laban yung mga yan eh. May punto si Attorney Alex. Sabi niya, hindi nakakabayad. O sige, precisely, hindi nakakabayad. Pero pandemic eh. At base dun sa timeline na binasa niya, mga kaibigan, nag-umpisa yung sale sometime around 2020. Nag-umpisa yung pagproseso. Kasagsagan nun ng pandemic yon, kasi sinabi niya na parang sa state of calamity daw nag-umpisa yan eh. Tapos, tuloy-tuloy na. So, paano nga naman makakabayad? Paano makakabayad itong mga tindero-tindera dyan? Kawawa naman. And may punto rin po yung sinabi ni Attorney Alex na yung mga tindero-tindera po dyan has been there from time immemorial. Immemorial pala. Mga lulot-lola nila. Mga lulot-lola. Mga tatay-tatay pa nila yung nandyan. Kasi 50 years na yun. Tagal na yan. Isang generasyon na yung lumipas. So anong paano na benta? Nang ganun-ganun lang. Ang bilis ang timeline lang. Natapos lahat ng transaction within 6 months. Base dun sa timeline niya, parang 6 months lang ng 2021 tapos na lahat ng transaction. Nabenta na agad. Ay, hindi lang 'to yung isa. Hindi lang 'to yung balita na lumabas tungkol sa Divisoria. Meron pang isa, pero papakita ko sa inyo ngayon. Nakita ko lang to, nabasa ko sa Maharlika TV. Sa Facebook ko nakita, mga kaibigan. Magugulat kayo dito, mga kaibigan, kasi ako hindi ko inexpecto kay Isko. March 19 to nilabas ni Maharlika TV. Isko, kumikita ng bilyon sa tong collection sa Divisoria. Ibang palengke at illegal parking. My goodness! Saan kaya nanggaling itong balita na to? Sabi na Bulgar, kung gaano kalalim ang korupsyon sa ginagawa ni Manila Mayor Isko Moreno matapos lumantad ang isang pulis Maynila at isiwalat ang mga illegal at na koleksyon sa Divisoria at mga malalaking palengke at iba pang illegal na gawain sa Maynila. Saan kaya to? Station 11 siya o nakabase. Nung nanalo po siyang mayor at nangakong lilinisin ang Divisoria ay may offer na sa kanyang 5 million isang linggo. Inamin din naman niya yun sa TV. Yung mga operators ng illegal vendors nung mga nagdaang panahon at siya din namamayagpag ngayon. Malinis pa sa paningin ng tao si Isko pero sobrang corrupt. So yung dating sinabi niya na tinanggal niya dahil sa mga illegal vendors, yung mga tong-tong, mayroon siyang ganun. Alam mo, may tawag siya dun eh. May tawag siya dun, diba? Dalawang pangalan. Nakalimutan ko yung tawag dun. Anong tawag niya dun?
Anong tawag niya doon? Diyos ko, nakalimutan ko. Basta nabalita to, yun ang naging mayor siya eh. Eddie. Si Eddie. Si Eddie tsaka si Patty. Si Eddie tsaka si Patty. Ayan, silang dalawa. So, anong nangyari? Sila, siya rin pala yung nagtuloy. Yun ang kwento, mga kaibigan. Kwento lang naman. Hindi pa tayo sure kasi wala pa namang kaso eh. Pero yun ang kwento dito sa Maharlika TV. Nakita ko lang sa Facebook, mga kaibigan. Si Sargento Tuvera, asawa ng isang taga City Hall na bata ni Yorme, ang namamahala ng koleksyon. No, may pangalan po. Sino kaya ito? 10 million. Mahigit 10 million daw isang linggo kung kukwentahin ang nakukuha sa tong. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? So, nabenta na niya yung ano, yung divisoria. Tapos meron pang ganitong ano, kwento-kwento. Ay, nako. Bilyon ang kinikita daw ni Isko. Bukod pa sa pondo na binibigay ng mga supporters, marami siyang pera na ginagastos sa kampanya. Kumikita lahat yung Moreno Classmates and Friends Inc. Yan daw sa ad ng source. Sino kaya yung source nito? Ay, nako. Bilis kilos pala. Pati daw yung building sa Escolta, binenta na din. Oh my God. Bilis kilos pa. Bilis kilos pa more. Diyos ko. So, my goodness. Ba't ngayon lang naglalabasan itong mga kwentong ganito, no? Siguro kasama na rin sa kwentuhan ng eleksyon, syempre. Pero, lakas nila makasingil ng 203 billion na estate tax na hindi pa naman tayo sigurado kung 203 billion pala talaga, pero something. Ay, nako. Emotional damage. Oh my God. Kaya hindi nabalita to, no? Ba't yan hindi nabalita? Oh my God. Puntahan nyo si ano, si Maharlika TV News. Teka, papakita ko sa inyo yung Facebook page. Maraming ano dyan, nagpa-fact check din sila dyan. Pakita ko sa inyo yung Facebook page. Ah, ito. Yan. Tanya yan, si Maharlika TV. Ano to eh, if I'm not mistaken, grupo to ng mga journalists. At parang volunteer work nila. Parang volunteer work nila itong Maharlika TV. Yan. So, yun. Yan ang nangyari. Nag-ano din sila. Nagpa-fact check din sila. Echo Alfaro. Yan. So, puntahan nyo. Follow nyo rin ito, mga kaibigan. Maraming ano dito. Follow ko na nga rin. So, maraming ano dito, maraming kayong makukuha dito kay Maharlika TV. Maraming balita din dyan. Antindi. Antindi nito ha, kumikita rin ng billion sa tong collection sa Divisoria. Diba? Antindi. 203 billion pa more. Wala palang moral ascendancy talaga yung mama. Ay, ano, switch to Isko pa. Mga taga-Maynila, switch to Isko. So mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pong panonood.
sa atin pong live stream, mga kaibigan. At please don't forget to like, share, and subscribe. Shoutout po sa ating mga moderators. You know who you are. God bless to all of you. Try uli natin mag 10 o'clock bukas. No? I'll see all of you tomorrow at 10 p.m. here on our Coach Jarrett Live. Right? Bye everyone. See you all tomorrow.